Ngayong araw, ipapaliwanag ko ang isang 2018 South Korean action thriller film na pinamagatang The Villagers. Sa umpisa ng movie ay makikitang nagda-drive ng kanyang sasakyan si Gi Chol, isang dating boksingero. Papunta siya sa isang paaralan kung saan ay nag-apply siya bilang teacher. Sa kabilang dako ay makikita naman si Eugene, isang estudyante. Nilabanan ito ang mga bully sa kanilang school. Nakita ito ni Gi Chol at inawat niya ang mga bata. Nakita niya ang kakilala niyang pulis na si Dong So. At sinabing hindi siya makapaniwala sa mga asal ng mga batang kanyang nakita. Sa kabilang dako ay makikita si Eugene na binisita ang isang matanda. Ito ay lola ng kanyang best friend na kamakailan ay bigla na lamang nawala. Naalala niya ang mga oras na kasama niya si Suyon, ang kanyang best friend, habang pinag-uusapan nila ang mga pangarap nila sa buhay. Samantala habang nagpapapawi si Gi Chol, ay nakita niyang kinidnap ng mga kalalakihan ang isang babae. Nang gabing iyon habang pauwi si Eugene, ay napansin niya ang isang lalaki na sumusunod sa kanya. Nakita niya ang boss kaya't nagmadali siyang lumapit dito. Habang paalis ay nakita niyang nakatingin pa rin sa kanya ang lalaking iyon. Kinaumagahan ay ipinakilala si Gi Chol sa mga kapwa niya teacher. Habang nasa kantin, ay muli siyang pinagtawanan ng mga estudyante dahil hindi raw bagay sa kanya ang maging teacher. Dito ay nakilala niya si President Kim, ang may-ari ng school na iyon kaya't nagbigay galang siya. Kasama si Eugene sa mga hindi pa nakakabayad ng tuition. Kaya't kinausap niya ito. Sinabi ni Eugene na magbabayad naman siya, tapos ay umalis na ito. Pagpasok ni Gi Chol sa office ay nakita niya si Eugene na pinapagalitan ng isang teacher. Ito ay dahil mas itinutuon niya ang kanyang oras sa paghahanap sa nawawala niyang best friend. Subalit naniniwala si Eugene na may dumukot sa kanyang best friend at umalis na ito. Inutusan si Gi Chol na hanapin ang bahay ng mga mag-aaral upang doon ito singilin. Nadaanan niya ang isang political rally kung saan ay nagsasalita si President Kim para sa kanyang kampanya. Upang malibang saglit ay naglaro muna si Gi Chol at nanalo siya ng laruan. Nakita ito ni Eugene at inakalang isa nga siyang weirdo. Pumasok si Eugene sa isang bahay aliwan kaya't sinundan ito ni Gi Chol. Sa pag-aakalang makikita niya si Suyon ay tiningnan niya ang mga kwarto doon. Nakita siya ng mga bantay dito. At tinanong niya kung nakita ng mga ito ang kanyang best friend. Nakilala ito ng isang lalaki subalit ibang pangalan ang binanggit nito. Dahil sa kanyang narinig ay nagmadali siyang umakyat sa itaas upang tingnan kung naruroon ang kanyang best friend. Dumating si Gi Chol at sinabi niyang estudyante niya ito. Hinawakan ng mahigpit ng lalaki ang kamay ni Eugene kaya't sinaway niya ang lalaki. Papalagsa na ito subalit madali niya itong naitulak papalayo. Pinalabas sila at nakasalubong nila si Si Jang Ning, ang may-ari ng club. Nakita nila ang isang babae na lumabas mula roon, kaya't tinanong nila ito kung nakikita si Suyon. Subalit tila natatakot ang babae at sinabing hindi niya ito kilala. Inihatid niya si Eugene pa uwi, subalit bumaba ito ng malapit na sa kanilang bahay at naglakad na lamang. Napansin ni Eugene ang isang itim na sasakyan at kinabahan siya nang pumunta ito sa may dadaanan niya. Hinanap niya ang kanyang cellphone upang humingi ng tulong. Subalit tumakbo papalapit sa kanya ang lalaki at gamit ang isang electric device ay nawalan siya ng malay. Samantala ay nakita ni Gi Chol ang cellphone ni Eugene, kaya't nagdesisyon siyang bumalik. Dito ay nakita niya ang lalaki na tumakbo pabalik sa itim na sasakyan, habang nakahandusay naman si Eugene sa may sidewalk. Nagmadali niyang nilapitan si Eugene at dinala niya ito sa hospital. Nag-report sila sa mga pulis, at sinabing maaaring kinidnap rin si Suyon gaya ng mangyayari sana sa kanya. Subalit tila hindi interesado ang pulis sa sinabi ni Eugene bagay na napansin ni Gi Chol. Kinausap niya si Dong So, ngunit binalaan siya nitong wag na lamang makialam. Kinaumagahan ay pinuntahan niya ang lola ni Suyon, pinapirma niya ito ng isang affidavit para ibigay sa mga pulis. Binigay niya ito kay Dong So, subalit nag-aalangan itong tanggapin ang sulat na tila ba may kinakatakutan. Tinawagan ito ang kanyang superior, ngunit lalo lamang itong nagalit dahil tinanggap niya ang kaso. Pagkatapos ay pumunta siya sa meeting ng mga guro at dito ay nakatabi niya si Jisong, isang art teacher. Isinangguni niya sa nakatataas na posisyon sa paaralan ang nangyari kay Suyon, subalit ayon dito ay marami talagang naglalayas na mga estudyante sa panahon ngayon.
Samantala ay nakita ni Ji-sung si Yoo-jin na mag-isa lamang kaya't kinausap siya nito. Mula sa bintana ay nakita ni Gi-chol na magkasama ang dalawa. Nahuli ni Gi-chol ang ilang mga babaeng estudyante na naninigarilyo sa CR kaya't tiningnan niya ang loob nito. Dito ay napansin niya ang isang kamera na nakakabit sa loob mismo ng banyo ng mga babae. Ini-report niya ito sa kanilang head teacher, subalit pinagalitan siya nito dahil sa pag-report niya sa mga pulis tungkol sa pagkawala ni Soo-yeon. Dahil dito ay alam niyang hindi rin ito papansinin ang kanyang nakitang kamera. Tiningnan niya ang record ng kamera. Hindi niya nakita ang mukha ng lalaki ngunit tinandaan niya ang suot nito. Samantala ay lumabas si Ji-sung at naiwan nitong bukas ang kanyang laptop. Nang bumalik si Gi-chol sa opisina ay nakita niya ang damit ng lalaking nagkabit ng kamera, at ito ay pagmamay-ari ni Ji-sung. Nakita niyang bukas ang laptop nito at nakita ang mga mensahe mula kay Yoo-jin na magkikita ang dalawa. Nagulat siya nang makita ang isa pang mensahe nito, kung saan ay nakipagkita ito kay Soo-yeon bago ito nawala. Sasabihin sana niya ito kay Dong-soo, subalit kasalukuyan itong pinapagalitan ng kanyang superior dahil sa pagtanggap ng kaso. Tinawagan niya si Yoo-jin subalit nakasakay na ito sa sasakyan ni Ji-sung, at papunta ang dalawa sa bahay nito. Sinabi niya kay Yoo-jin na si Ji-sung ang kasama ni Soo-yeon ng gabing mawala ito. Hindi siya makapaniwala ngunit nakita niya dito ang isang souvenir na gawa ni Soo-yeon. Habang nasa stoplight ay may nakita siyang sasakyan ng pulis, ngunit biglang isinuot sa kanya ni Ji-sung ang seatbelt kaya't hindi siya nakalabas. Nag-text siya kay Gi-chol na papunta sila sa bahay nito. Bigla na lamang siyang sinuntok ni Ji-sung kaya't nawalan siya ng malay. Dinala siya nito sa bahay at dito ay nakita niya ang cellphone ni Soo-yeon. Dumating si Gi-chol at mula sa bintana ay nakita niya si Yoo-jin na nakatali. Winasak niya ang pintuan at nang makapasok ay agad niyang sinuntok si Ji-sung. Nakiusap si Ji-sung na huwag mag-report sa mga pulis at ikinwento niya ang nangyari. Nang gabing nawala si Soo-yeon ay tinawagan nga siya nito kaya't sinundo niya ito. Nakita niyang puro sugat si Soo-yeon at pagdating sa isang gas station ay bumaba ito. Pinaalis niya si Ji-sung dahil mayroon ng taong susundo sa kanya. Dahil nakukonsensya siya ay bumalik siya. Sa kasamaang palad ay wala na roon si Soo-yeon at dito ay nakuha niya ang cellphone nito. Inamin rin ni Ji-sung na siya ang nagplanong mag-kidnap kay Yoo-jin noong nakaraang gabi. Subalit ito ay dahil nakainom lamang siya noon. Habang nasa police station ay nakausap muli ni Gi-chol ang may hawak sa kaso ni Soo-yeon, ngunit napapansin niyang tila may inililihim ito. Kinausap niya si Dong-soo at inutusan itong alamin ang mga makukuhang impormasyon sa cellphone ni Soo-yeon. Samantala ay makikita si President Kim na kausap si Sejang-nim at malalamang mga tauhan niya ito. Ipinatawag siya ni President Kim at binigyan siya nito ng pera upang makuha ang kanyang tiwala. Isang araw ay isang tawag ang kanyang natanggap mula kay Dong-soo. Pinuntahan niya ito at nakumpirma niyang si Soo-yeon nga ang bangkay na nakita ng mga ito sa isang tulay. Hindi makapaniwala si Yoo-jin na tuluyan ang nawala ang kanyang matalik na kaibigan. Sa kabilang dako ay narinig ni Dong-soo na nag-uusap ang dalawang pulis, at nais pagtakpan ang nangyari. Nagdesisyon itong kunin ang cellphone ni Soo-yeon upang malutas ang krimen, sa kasamaang palad ay nakita siya ng mga ito mula sa isang CCTV. Kinausap naman ni President Kim ang police chief na si Seok-jae, upang siguraduhin malilinis nito ang kaso. Samantala ay pinaayos ni Dong-soo ang cellphone, at sinabi niya kay Gi-chol na may kinalaman dito ang babaeng nagngangalang Lee Sol. Matapos ang kanilang usapan ay isang lalaki ang dumating at pinalo nito si Dong-soo at kinuha ang cellphone. Pinuntahan ni Gi-chol ang bahay aliwan at nakita niya si Lee Sol, ang manager ng mga babae roon at kinausap niya ito. Nakonsensya ito at sinabi kay Gi-chol ang nangyari. Matapos ang pagkanta ni Soo-yeon ay pumunta ito ng CR at narinig niyang kausap nito ang kanyang lola. Pinapauwi na siya dahil masama ang pakiramdam ng kanyang lola. Nakita ito ni President Kim at pinapabalik niya si Soo-yeon sa kanyang trabaho. Nakikilala ito ni Soo-yeon dahil ito ang may-ari ng paaralan kung saan siya nag-aaral. Kinausap ni President Kim si Sejang-nim dahil natatakot itong ipagkalat sa paaralan ang kanyang tunay na pagkatao. Nakarinig sila ng ingay at nang puntahan nila ito ay nakitang tinakas ni Soo-yeon ang kanyang customer. Sobrang nagalit si Sejang-nim sa ginawa nito at tinawagan si Soo-yeon upang sunduin ito. Dumating ang mga tauhan ni Sejang-nim kaya't natakot si Lee Sol at umalis na ito.
Nilabanan niya ang mga ito at gamit ang kanyang kaalaman sa pagiging boksingero ay napabagsak niya ang mga ito. Dito ay sinabi sa kanya ni Si Jiang Nim na hindi siya ang pumatay kay Suyon. Nang dumating siya sa gasolinahan ay tinawagan niya si Suyon, subalit isang lalaki ang nagdala dito sa abandonadong bahay. Habang nasa CR naman si Eugene ay isang lalaki ang bigla na lamang umatake sa kanya. Nang magising si Eugene ay nakita niya si Ji-Song, walang sapat na ebidensya kaya't pansamantalang pinakawalan ito. Tinawagan ni Si Jiang Nim si President Kim at nakitang patay na si Suyon. Binigay ni Si Jiang Nim ang cellphone at sinira ito ni President Kim upang mawala ang ebidensya. Si Ji-Song ay anak ni President Kim at sinaktan niya ito dahil para sa kanya ay isang kabiguan ang kanyang anak. Pinuntahan ni Gi-Chol ang bahay ni Ji-Song at naalala niyang may pilit binubuksan ito noon nang makita niyang kinidnap nito si Eugene. Nakarinig ito ng ingay sa labas kaya't sinuntok nito si Eugene. Nang bumukas ang pinto ay makikitang si President Kim ito. Napasok naman ni Gi-Chol ang kwarto at doon ay nakita niya ang larawan ni Ji-Song kasama ang ama nitong si President Kim. Nakita niya rin dito ang isang address at nagmadaling pinuntahan ito. Pinaalaala ni President Kim na dahil sa kagagawa ni Ji-Song ay kinailangan niyang patayin si Suyon. Narinig ni Eugene ang pinag-uusapan ng mag-ama habang nasa loob ng isang closet. Kitang-kita niya rin kung paano saktan nito si Ji-Song dahil sa sobrang galit. Sasaksakin na sana ito ni Ji-Song subalit biglang may tumawag at sinabing kailangan na niyang umalis. Nang makaalis na si President Kim ay binuksan ni Ji-Song ang kinalalagyan ni Eugene ngunit bigla siyang inispray nito. Nakalabas siya ng kwarto kaya't hindi siya mahanap ni Ji-Song. Nakita ni Ji-Song na nagtatago ito sa ilalim ng lamesa kaya't nilock nito ang pinto. Nakarating si Gi-Chol sa bahay ni Ji-Song at hinanap niya ang dalawa. Tinanggal ni Ji-Song ang pinagtaguan ni Eugene kaya't tumakbo siya. Sa kasamaang palad ay naapakan niya ang mga bubog mula sa mga binasag nito. Narinig ni Gi-Chol ang ingay kaya't pilit niyang binubuksan ang pinto. Nakapasok si Gi-Chol subalit wala na si Ji-Song at nakitang wala ng malay si Eugene dahil sa sugat ng kanyang leeg. Habang abala si Gi-Chol na iligtas si Eugene ay biglang dumating si Ji-Song at sinaksak siya nito. Hindi ininda ni Gi-Chol ang saksak at sinuntok niya si Ji-Song kaya't bumagsak ito sa mga bubog. Muli niyang nilapitan si Eugene ngunit bumangon muli si Ji-Song at inatake si Gi-Chol. Nasangga niya ito at inilagan ang mga atake ni Ji-Song. Sa huli ay isang malakas na suntok ang kanyang pinakawalan kaya't tumilapon ito at nawalan ng malay. Nagmadali siyang dalhin sa hospital si Eugene. Samantala ay makikita si President Kim na inaabangan ang resulta ng eleksyon. Naging maganda ang resulta at nakuha nito ang panalo. Umalis ng ospital si Gi-Chol nang makitang maayos na ang lagay ni Eugene. Hinanap ni Gi-Chol kung nasaan si President Kim. Habang pauwi si President Kim ay iniwasan nito ang sasakyan ni Gi-Chol. Dahilan upang bumangga ito sa poste. Inutusan ni President Kim ang kanyang driver na salubungin si Gi-Chol ngunit isang suntok lamang ay bumagsak na ito. Sa galit niya ay binasag niya ang salamin ng sasakyan gamit ang kanyang kamao. Dumating ang mga pulis at inakala ni President Kim na si Gi-Chol ang huhulihin, ngunit lumabas si Dong Soo at nai-report na nito ang lahat ng mga nangyari. Lumabas ang katotohanan at naparusahan ang mag-ama. Dahil sa mga nangyari ay nagdesisyon si Gi-Chol na umalis na lamang sa lugar na iyon. Dumaan siya ng ospital at nakitang ligtas na si Eugene. Iniwan niya rito ang stuffed toy na kanyang napanalunan bilang alaala.